Praise the Lord, by shouting blood, co-preacher, Brother Ronnie Balde. Everybody say, praise the Lord. Tayo po lahat, manalangin, minumahal, sumahan niyo po ako. Hallelujah. O padikilan mo, pagpala namin Diyos, sa maraming banal, mahal namin, Panginoong Jesus. Lubos po kami nagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong paglalangis, pagsama sa aming mahal na Panginoon, pagpuri, pagsamba sa iyo. O Diyos, unang panalangin po namin, minumahal at kinagalang, Bagilista, Holy Strada, Almeda, and Prophet, and Loving God. Patawarin kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, O Diyos, pagkakamali. Mahal na Panginoon, ikaw po maglangis sa iyong banal salita, ikaw magbukas ng pag-unawa ng bawat isa. Tulungan mo po, mga pangaral ng mga salita mo po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumamin ka, O Diyos, sa gabing ito, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa aming sinasulat din mo, mahal lang ang mga gawa na kaaway, lumayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ating dakilang Diyos, makabalik po tayo sa ating mga upuan, minamahal. First and foremost, the highest praise, worship, glory and honor belongs only to loving God, the dearest Lord Jesus Christ. Sa Kanya lang po ang pinakamataas na pagpupuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. And ating pong patuloy, minamahal, ating pinapagkaloob, minamahal, pinapaabot ating dobling paggalang sa tao ng Diyos, sa propeta ng ating mahal na Panginoon sa huling kapanahon na ito, mga minamahal, ating dearly beloved noble evangelist, Will D. Estrada Almeda. Praise the Lord, kaya hindi po pag-alaala sa mga turo at aral. Iniwan ating dearly beloved noble assistant pastor, Lina S. Almeda. We give double honor sa ating beloved Mama Dear. At sa kanilang buong sambayan, sa buong Almeda family, with all the beloved Almeda children, all the children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, I give double honor, minamahal, at magandang gabi po sa lahat ng ating mga beloved preachers, beloved ordinary preachers, sa lahat ng mga ginagamit sa ubusan ng ating mahal na Panginoon, minamahal, magandang gabi, at sa inyo po mga kapatiran ko, sa lahat ng ating mga nanonood sa webcast, magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa gabi ito, minamahal, at talakayin ang salita nating dakilang Diyos, minamahal, it's about pure motives o dalisay na layunin sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga po ito sa ating mga buhay, lalong-lalo na po sa atin na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon na maging dalisay yung ating layunin sa paglilingkod sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa para sa mahal na Panginoon maging pure ang ating mga motibo, mga minamahal. Dahil sabi po rito, mga minamahal, sa isang gampanin o gawain, mga minamahal ko, ay pwede magkaroon ng iba't ibang motibo ang tao. May ginagawa po siya, lalo kung ginagawa niya po ito para sa kapwa o ginagawa niya sa mahal na Panginoon, ay pwede magkaroon ng iba't ibang motibo ang isang tao, minamahal, no? But the Bible teaches that God is as interested in our motives as in our behavior. Ang Diyos daw po, sapagkat tayo po'y nasa paglilingkod sa mahal na Panginoon, interesado sa ating mga motibo, sa ating behavior, sa ating pagsagawa, minamahal. For eventually, selfish and sinful motives produce selfish and sinful behavior. Yung daw po mga may maruming mga motibo, mga minamakasariling mga motibo, nagre-reflect sa kanila pong mga ginagawa, mga minamahal. Ang sabi po rito, our motives show the condition of our heart. Our motives show the condition of our heart. So, ang ating puso daw po ay dalisay, kung atong kasing-kasing putli, ang atong mga motibo sa putli gihapon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, nagre-reflect po, mga minamahal. Ang sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 10, buksan po natin ating mga Biblia, minamahal, from the book of Jeremiah 17, verse 10. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 17, verse 10. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang talata'y Jis. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip.
aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. So napakalaga po, no? Palalong-lalo na sa atin ang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal? Sabagat ang mahal na Panginoon ang sumisiyasat sa puso ng tao. Ito po kanyang sinusubukan. At sabi ng Biblia, ang Diyos daw din po ang magbibigay ganti ayon sa ating mga ginawa, bunga ng ating mga ginawa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahalaga po talaga sa atin mga minamahal magkaroon ng dalisay na layunin, dalisay na puso, pure motives in everything that we do for the Lord, for God's glory. We should have a pure motive, mga minamahal. No? Sabi po rito, mga minamahal, kung tayo doon po'y nag-aalay sa mahal na Panginoon. When we offer ourselves, or we make an offering for the Lord, magbibigay po tayo ng ating mga sarili, una digit sa lahat. Pangalawa, minamahal, magbibigay tayo ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, or service, kasama na po dyan yung pagpupuri, pagsamba, mga minamahal. Unang-una ating mga sarili, let us to be worthy, maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. At kung tayo naman din daw po ay nagbibigay ng ating mga ikasampung bahanggit, mga handog, ating tithes and offering, mga minamahal, ay nakikita po ng Diyos ang ating mga motibo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. From the book of Genesis, chapter 4, verses 4 to 5, mga minamahal, kindly po. From the book of the Genesis, chapter 4, verse 4 to 5. And Abel he also brought of the firstling of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel, and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was wroth, and his countenance fell. Ito po sa aklat ng Genesis, kapitulo 4, talata 4 hanggang 5. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang mga kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-inis na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi po ng praise the Lord, mga minamahal. So dito po, nag-alay si Cain, nag-alay si Abel. Nung mag-alay si Abel, minamahal, yung kanyang inalay na karnero o tupa, mga minamahal ko, ay kanyang inalay sa mahal na Panginoon. Ito muna ay kanyang pinaagas niya po yung dugo at inalay niya sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, tinanggap ng mahal na Panginoon yung kanyang alay. Subalit pagdating kay Cain, hindi niya po may tatanong, minamahal, yung inalay ni Cain, hindi po hayop na may dugo o may buhay, kundi ang inalay ni Cain, minamahal, mga gulay, mga bunga ng kanyang pananim. So mga minamahal, nagalit siya dahil hindi tinanggap ng mahal na Panginoon yung kanyang alay. Instead, mga minamahal, alamin niya kung bakit hindi tinanggap ng mahal na Panginoon yung kanyang inalay, eh sa halip na alamin niya kung bakit hindi tinanggap, nagalit pa po siya. Actually, mga minamahal, nainggit na sina si Cain sa kanyang kapatid. At humantong pa ito, mga minamahal, na kinuha niya yung buhay ng kanyang kapatid. So kung hindi tignan mo, mga minamahal, hindi malinis ang puso ni Cain sa kanyang pag-aalay. Kaya kung titignan mo, hindi naman siya dapat magalit, kundi dapat pag-aralan niya. Kung kumbaga sa ating panahon, mga minamahal, tignan mo yung ginagawa ng mga kapatiran na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang mainggit, bagkus gayahin mo upang ikaw din ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Bakit po, mga minamahal? Dahil iisa lang ang Diyos na magbibigay ng pagpapala sa ating lahat. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, maging sa ating pagbibigay, kinitignan ng Diyos ang ating mga motibo, mga minamahal. Meron po nagbibigay, hindi consistent. Ibig sabihin, hindi nakikita ng Diyos ang iyong katapatan dahil ngayon magtatapat ka, bukas hindi. Ang gusto ng mahal na Panginoon, hindi lang ngayon,
kundi araw-araw na paglilingkod mo, maging tapat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. O kaya naman po, kagaya kay Cain, mga minamahal, may tinatago siyang kasalanan. Naiinggit siya. Ayaw niyang gayahin yung kanyang kapatid. At ang naging dulo pa, pinatay niya pa talaga. So makita mo, minamahal, may team ang kanyang puso, kaya yung kanyang alay, hindi rin tinanggap ng mahal ng Panginoon. Kumbaga may tinatago siyang kasalanan. Kahit na po tayo nagkakaloob ng ating sarili, kahit tayo po nagbibigay sa mahal ng Panginoon, pero kung may tinatago tayong mga kasalanan, hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa mahal ng Panginoon. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Kung tayo tumutulong sa ating kapwa, kung tayo tumutulong sa ating kapwa, hindi po yan masama, pero kailangan meron tayong malinis na motibo. Meron tayong dalisay na layunin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 6, verse 1, mga minamahal. Matthew chapter 6, verse 1. The Gospel according to Saint Matthew chapter 6, verse 1. Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father, which is in heaven. Ang Ebanghelyo ayon ay kay Mateo, Kapitulo 6, at 1. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala tayong ganti na inyong Ama na nasa langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord, mga minamahal. So maliwanag po ang Biblia, no? Kapag tayo daw po ay tumutulong, nagbibigay ng abuloy, alms, mga minamahal, iba po yung offering sa gawain, no? This is alms. Pagbibigay ka ng tulong, pero nakikita ng mga tao, mga minamahal, para purihin ka, so maliwanag po na yung motibo mo, mga minamahal, hindi talaga tumulong, kundi ang iyong motibo ay para purihin ka. Pag ganito daw po ang ating motibo, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, wala daw po tayong tatanggapin na gantimpala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi masamang tumulong, pero mas magandang ang mahal na Panginoon na lang ang nakakaalam, mga minamahal. Amen? Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Siyempre, mga minamahal, dahil ayaw nga po natin, bakit po natin yung gagawin? Ayaw natin na tayo ang mapapurihan. Amen? Dili nato gusto nga kitang mataas. Dili nato gusto nga kitang madaig. Yes, natay kapas, ipanalanginan ta sa Diyos, pinagpala po tayo ng mahal na Panginoon, pero yung pagpapala na yan, hindi yan sa ating galing. Galing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. So mas maganda na kapag tumutulong tayo, minamahal, walang ibang maluwalhati kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Bakit po, mga minamahal, dapagkat lihim man ang iyong pagtulong, sikreto man ang iyong pagtulong, walang nakakaalam, ikaw lang, maaring yung tinulungan mo, o walang ibang nakakaalam, kundi mahal na Panginoon lamang, ang sabi ng Biblia, lihim man ang iyong pagtulong, pero minamahal, ipakikita ng mahal na Panginoon papano kanya pagpalain. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Maging sa ating pong mga desisyon, mga minamahal, in our decision, we should have pure motives, mga minamahal, o dalisay na layunin. Yung pagsunod talaga natin sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil po si King Saul, mga minamahal, may inutos sa kanyang mahal na Panginoon na ubusin mo lahat ng kalaban. Pati hari, yun ang utos eh. Ubusin mo, kunin mo ang kanilang mga buhay, pati mga hayop, ubusin mo. Wala kang ititira. Mag-iisip ka, bakit ganun ang pagkautos ng mahal na Panginoon? Kasi sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kumbaga sa mga bagay na material, kumbaga sa mga bagay na ayaw ng mahal na Panginoon,
Huwag kang magtitira. Lahat yan, iwanan mo. Lahat yan, talikuran mo, mga minamahal. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero iba po yung ginawa ni Haring Saul. No? Iba yung ginawa ni Haring Saul. Akala niya, minamahal, akala niya malulugod ang Diyos sa kanyang ginawa. So nakagawa po siya ng maling desisyon. Kumbaga yung motibo niya naging pansarili. Hindi na yung motibo na inutos sa kanya ng mahal na Panginoon. 1 Samuel chapter 15, verse 19 to 21. Unang Samuel 15, 19 hanggang 21, mga minamahal. From the book of 1 Samuel, chapter 15, verse 19 to 21. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the spoil sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord thy God in Gilgal. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15, ang talatay 19 hanggang 21. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay dumaluhong sa panamsam at ikay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, akin sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon at aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking lubos ng lipol ang mga Amalisita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos na Gilgal. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! So hindi po sinunod, hindi nalugod ang mahal na Panginoon kay Haring Saul. Dahil hindi niya sinunod yung utos ng mahal na Panginoon, ubusin. Wala kang ititira. Maging ang hari, maging ang kanilang mga tupa, kanilang mga karnero, kanilang mga hayop, lahat, ubusin mo. Wala kang ititira. Pero ang ginawa po ni Haring Saul, itinira niya po yung hari. Pagkatapos yung mga tao kumuha ng mga tupa at inalay pa sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa tingin mo, yung mga bagay na kasuklam-suklam sa mahal na Panginoon kasi pinapaubos niya nga. Tatanggapin kaya yun ang Diyos? Siyempre, hindi po. Amen po ba? Amen po ba? Pag nag-alay po tayo sa mahal na Panginoon, galing sa malinis na paraan. Hindi po galing sa masama. Dahil kung mag-aalay ka, hindi ka nag-aalay sa tao lang, nag-aalay ka sa banal na Diyos, mga minamahal. Nag-aalay ka sa makapangyarihang Diyos. Nag-aalay ka sa matuwid na Diyos. Makapalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya kung ang bagay na iaalay mo sa mahal na Panginoon ay galing sa masama o galing sa marumi, mga minamahal, hindi po ito katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Kaya hindi sila inutusan ng Diyos na mag-alay ng mga pag-aari ng mga, sabagat yung tribes na yon, Amalekites, mga kasuklam-suklam. Nakakalungkot man, mga minamahal, na yung kanilang tribe o tribo ay kasuklam-suklam sa Diyos. Pero marahil yung mga ginagawa nila, hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kung gusto ng mahal na Panginoon, walang itira. Ganun po ka istriktong mahal na Panginoon pagpatungkol sa kabanalan, pagpatungkol mga minamahal sa katwiran. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Parang katulad ng mga Diyos-Diyosan, di po ba? Parang katulad ng mga imahin, mga
inukit ng mga larawan, mga santos, mga Diyos-Diyos, di ba? Ayaw ng Diyos na magtitira ka pa, maglalagay ka sa bahay mo, i-display mo yung mga bagay na yan dahil kasuklam-suklam sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ganun, mga minamahal. Kaya hindi po yun sinunod ni King Saul o Haring Saul. Sinuway niya po yun. Kaya minamahal, ito po yung isa sa mga naging dahilan kung bakit si Haring Saul ibinaba ng ating mahal na Panginoon sa pagiging hari. Just imagine, minamahal, mahalaga talaga ang pagsunod. Mahalaga talaga na maging sa desisyon natin ayon pa rin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kasi mga minamahal, ang Diyos ang magre-reward sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Hindi naman po kasi tayo, kumbaga dati, wala tayo sa katotohanan, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, ano yung pinapagawa sa atin, sinusunod natin, wala tayong tinatanggap ng mga pagpapala kasi wala sa katotohanan. Hindi totoo ang napaglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, pagtanggap pa lang natin sa mahal na Panginoon, pagpabautismo pa lang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling niya na po yung ating mga karamdaman, nagkaroon tayo ng kapayapaan at sa ating pagpapatuloy, binago tayo ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hindi tayo lugi, no? Pag ganito dumadalo ka, minsan hindi natin maiwasan, may mga dalating na kalamidad, mga bagyo, lindol, mga minamahal, pero hindi tayo lugi. Bakit mga minamahal? Sapagat ang Diyos na ating tinatawagan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa banal na gawain ito, ay Diyos na nag-iingat, Diyos na nagpuproteksyon, Diyos na pumapatnubay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May mga kapatid po tayo sa Bohol, aking nakausap, mga minamahal, na talagang dumating yung punto na yung kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, parang nakaramdam po sila ng pagod kasi yung gawain natin noon sa dako ng Tagbilaran po yata during that time wala pang sariling venue. So, mag-arkila, lipat naman. So, nagpapalipat-lipat. Parang nakaramdam po sila ng pagod. Alam niyo mga minamahal, laging dahilan po yun na na-busy sa negosyo, na-busy sa hanap buhay, nakalimutan na nila yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, naalala pa nilang kabutihan ng Diyos, parang nakaramdam lang ng pagod. Alam niyo minamahal, grabe. Dumating yung malaking lindol, yung malakas na lindol dyan sa dako ng Bohol. Grabe mga minamahal, talagang nakita nila na bagamat sila'y nagkukulang sa mahal na Panginoon, pero ang Diyos hindi po nagkukulang sa kanila. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Just imagine, yung bahay nila konkreto, mataas yung bahay, almost two story, hindi palang tapos, pero ganun kataas, concrete mga minamahal. Pero grabe ang mahal na Panginoon, inipon sila sa isang lugar, silang pamilya, minamahal, kung titignan mo, walang proteksyon. Pero inipon sila ng mahal na Panginoon sa isang lugar sa loob ng bahay. At yung mga lugar, yung ating kapatid kung saan siya nagtatrabaho, yung isa niyang anak kung saan gumagawa ng may ginagawa sa laptop ba yun o desktop, sa computer, nung umalis sila doon, yung mga lugar na yon na wala ang kapatiran, wala yung pamilya niya, nag-collapse. Kung titignan mo sa labas, collapse talaga yung bahay, mga minamahal. Pero magtataka ka, yung lugar na pinapwestuhan nila, iningatan sila ng ating mahal na Panginoon. Nabali man ang poste, pero hindi tumuloy. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, naalala nila, kailangan silang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang naging dahilan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Just imagine, minsan nagkukulang tayo, minsan nagkakamali tayo, pero ang Diyos hindi nagpukulang sa atin. Hindi siya nagkamali nang ika'y iligtas. Hindi siya nagkamali na ika'y tawagin. Hindi siya nagkamali na ika'y baguhin. Hindi siya nagkamali na ika'y patawarin sa iyong mga kasalanan. Hanggang ngayon,
tayo'y patuloy na iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon araw-araw, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya maging sa ating mga desisyon, mga minamahal, napakahalaga yung ating tinatawag na dalisay na layunin o pure motive, mga minamahal. Masunod natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi ating mga sarili. Si Saul, si Haring Saul, nangatwiran pa siya sa kanyang ginawa. Akala niya tama. So kailangan pala, minamahal, hindi na tayo mangatwiran. Magpakumbaba na lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! And the least, mga minamahal, or the last, mga minamahal, in our prayers, ito po napakahalaga sa ating panalangin, minamahal, dapat meron tayong dalisay na layunin. Amen. Dahil hindi tayo sa tao nakikipag-usap. Kapag ikay manalangin, hindi ka sa tao nagpapaabot ng iyong kahilingan. Hindi ka sa tao nagpaparating ng iyong mga pangungusap, mga minamahal. Kundi ang pinaparatingan mo ng iyong mga panalangin, ang Diyos na nakakabasa ng iyong puso, ang Diyos na nakakabasa ng iyong isip, ang Diyos na nakakakilala sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord! James chapter 4, verse 3, mga minamahal, Santiago 4:3. From the general epistle of James, chapter 4, verse 3. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Dito po sa aklat ng Santiago, kapitulo 4, ang talatay 3. Kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord! So kung minsan, yung mga prayers po natin, hindi po tinutugon ng mahal na Panginoon dahil baka ito po ay pansarili. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ye ask and receive not because ye ask amiss. Mali po yung hiningi mo, minamahal, hindi mo natanggap. That ye may consume it upon your lust. Dahil nakikita ng Diyos, minamahal, baka mapagbigyan yung pita ng laman, baka yung hinihingi mo, minamahal, ikay magkasala, mawala ka sa mahal na Panginoon. Alam ng Diyos lahat, mga minamahal. Tanging ang layunin ng Diyos, sabi ng Biblia, hindi siya nag-isip sa atin ng kasamaan. Ang inisip niya sa atin, kapayapaan. Ang inisip niya sa atin, magkaroon tayo ng mabuting wakas, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, everybody say, praise the Lord. Pag hindi ibigay ng Diyos, maaring hindi pa dapat. Amen po ba? Amen po ba? Hindi pa dapat ibigay. O kaya hindi binigay ng mahal na Panginoon dahil hindi makakabuti sa iyo. Amen po ba? Isa hindi natin alam yun eh. Pero alam yun ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pagpapala. Gusto ng Diyos sa pagpalain po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ng pinagpala, magsabi ng praise the Lord, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pagpapalain po talaga tayo, ito'y pangako ng mahal na Panginoon. Pero sabi pa ng prayer ni King Solomon, mahal na Panginoon, huwag mo akong pahirapin na masyadong mahirap dahil baka ikay aking alipustahin. Magsalitaan kita ng masama. Kumbaga, hindi kita maglingkod sa sobrang hirap. Pero huwag mo rin akong payamanin ang husto. Sa sobrang yaman, baka makalimutan kita. Amen? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Wala po sigurong isa sa atin makapagsasabi na kung payamanin tayo ng Diyos na masyadong kayamanan, talagang mayaman na mayaman ka, tatanungin kami na mahal, hindi ka kaya magbago kung mayaman na mayaman ka na, sobrang yaman mo na, hindi ka kaya magbago. Hindi natin masagot yun eh. Kasi kahit si Haring Solomon, sabi niya, mahal na Panginoon, huwag mo kong payamanin ang husto dahil baka makalimutan kita.
Ibig sabihin, hindi mahirap, hindi mayaman, tama-tama lang upang tayo makapaglingkod ng maayos sa mahal ng Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kailangan din po natin yung tinatawag na pure motive o right motive o dalisay na layunin para tayo daw po ay lumago sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Napakaganda po ito. Ini-exercise mo yung pure motive sa paglilingkod sa Diyos. Ini-exercise mo yung dalisay na layunin, yung malinis na layunin para sa Diyos, para sa kapurian ng mahal na Panginoon. Maganda daw po itong gawin. Bakit po? Tayo'y lalago sa ating pananampalataya. Tayo'y lalago sa ating paglilingkod sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal po ng Psalm chapter 26, verse 2, at Proverbs chapter 17, verse 3. Palatid po ang last verse, minamahal, kahinti po. From the book of Psalms, chapter 26, verse 2. Examine, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. From the book of the Proverbs, chapter 17, verse 3. The finding pot is for silver, and a furnace for gold. But the Lord trieth the hearts. Ito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 26, ang talatit 2. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, ang talatit 3. Ang dalisayan ay sa pilak at ang hurno ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalapak po tayo ng malakas para sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Everybody say praise the Lord. Handa ba tayo, minamahal, ng Diyos palaging siya sa atin ang ating mga puso? Handa ba tayo, mga minamalatayo, subukan ang ating mahal na Panginoon, gabayan ang ating mahal na Panginoon, na sa lahat ng ating gagawin, meron tayong malinis na intensyon, meron tayong dalisay na layunin para sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa lapi daw po ang silver, finding pot ang ginagamit para ma-purify ang silver. Kung ang mga ginto, mga minamahal, para ma-purify, ito'y gumagamit ng mga hurno para maging dalisay ang ginto. Kailangan ng apoy, kailangan ng horno para ma-pure ang ginto. Pero ang ating mga puso, ito'y para sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang magdadalisay nito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa gabing ito. Tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dati hindi tayo ganito maglingkod sa Diyos. Dati tayo ang nasusunod, mga minamahal. Kung anong gusto natin gawin, walang Diyos na nagpapaalala sa atin. Walang Diyos na nagtutuwid sa atin. Pero dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi ka makapagtatago. Alam niyang laman ng iyong puso. Alam niyang laman ng iyong isipan, mga minamahal. Alam niyang iyong motibo, mga minamahal. At tayo tinutuwid ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo lumago, upang tayo makaunawa, mga minamahal. Hallelujah. Na tinitignan ng Diyos ang ating mga puso, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo umawit sa ating dakilang Diyos. At habang inaawit po natin ang awitin ito, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah, tayo po manalangin, mga minamahal. Isama natin sa panalangin. Bigyan tayo ng pusong dalisay na ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tapat sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, iibig sa Diyos, mga minamahal. Wala nang iba pang prioridad, mga minamahal, kundi ibigin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging tapat sa Diyos, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ang buong puso, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. And my heart will be faithful, Lord. And my
palapakan po natin natin bilang kamamahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin ang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May dalisay na puso, may dalisay na layunin sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Tayo po iingatan ang ating mahal na Panginoon. Tayo papatnubayan ng Diyos, mga minamahal. At makikita po natin, mga minamahal, kasama natin ang mahal na Panginoon. Diba mga pagsubok, hindi kayo iiwan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakikita niya ang iyong puso, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay ang Diyos, mga minamahal. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi tayo iniwan ni Misa. At tuloy ito'y tinuturuan na magtapat sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Kaya't pakaingatan natin ang nasumpungan nating kaligtasan. Pakaingatan natin ang ating dalisay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon, minamahal. Tayo pong lahat ay manalangin at ipabot sa ating dakilang Diyos ano mga suliranin, ano mga kahilingan, ano mga panalangin, mga minamahal, para sa ating tagumay, taguyon na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bigyan tayo patuloy na kagalak at lakas na ating mahal na Panginoon. Sama-sama po tayong dumulog sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Praise Lord po, dakila at mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat sa tunay na paglilingkod na ito, mahal na Panginoon. Nasumpungan namin yung habag, nasumpungan namin yung biyaya, nasumpungan namin, mahal na Panginoon, yung katapatan o Diyos. Hallelujah. At tunay na kinalulugdan mo, mahal na Panginoon, kinapatuloy mo ang kinakabagan o Diyos. May mga dalisay na puso, dalisay na layunin, mahal na Panginoon, sa pagsunod sa iyong kalooban o Diyos. Hallelujah. Di mo iniiwan, mahal na Panginoon, lahat na nagtitiwala sa iyo. O Diyos, sa pangunang panalangin namin, mahal na Evangelist na Willis Adalmeda, mahal na po ipatawarin kami sa aming mga pagkukulang. O Diyos, ikaw po magbigay ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Ikaw po magbigay ng kalutasan sa aming mga suliranin. Bigay ng katugunan sa mga dalangin ng bawat isa sa amin. Kaming lahat patuloy mo ang kahabagan. Maging sagana sa amin ang biyaya. Maging sagana sa amin ang iyong Diyos. Hallelujah. Ingatan mo kaming lahat, mahal na po yun, hanggang sa pagharap namin sa iyo. Ito po kami isamo at manalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, minamahal. Ating pong ipatong isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung tayo may mga kahinalinlangan, minamahal, mga suliranin, mga kahinaan, itaas natin dalawang kamay, minamahal, at isipin po natin ang ating dilibilabid normal pastor, ang siyang naglehans po sa atin. Tayo po ay laman ng mga panalangin ng tao ng Diyos, ng lingkod ng Diyos, ating minamahal, at ginagalang ibanglista, ulista, daumeda. Tayo pong malahan, manalangin lahat, minamahal. Hallelujah! Opo, dakilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Misala pa kami dumudulog sa trono niya, sa kalangitan, dumadalang po sa iyo sa pangunang panalangin, minamahal, at ginagalang po sa umilis na Dalmeda. Mahal namin Panginoong Jesus, patawarin mo kahapagan. Iyon at mapagpala mo kamay at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinasaway lahat demonya ng makaramdaman, demonya ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, yuma, katarak, demonya ng arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of doubts, demons of unbelief, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, demons of poverty, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat ay tumayo, minamahal. At tayo po itatalo tatlong beses. And as we jump, let us shout, Hallelujah, praise the Lord, para magsitakas mo yung mga demons of unbelief, mga infirmities, at maangkin po natin yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Let's all jump three times and shout, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. God bless you po. Purihin mo ating dakilang Diyos, minamahal.